guys, what's up? For today's video, papakita ko sa inyo yung mga nagtagsibol na halaman. Tagsibol? Kasi spring na nga guys, sapan ko muna tong mga basura sa itong mga karton kasi recyclable to guys. Doon sa basurahan, and then papakita ko na sa inyo. Binobble check ko lang, kala ko may natapan ako importanteng bagay eh. Tsaka dito guys, kasi mahigpit yung ano, yung segregation. So yung mga papel, ano, sa recycler, tapos basta yun. Kala ko may natapan ako importante. Anyway, so ayan na nga, diba, green na guys yung mga halaman, grabe. Halaman, kahit yung grass. I mean, green. Nung, syempre, nung winter, ano, so dilaw ko eh. OMZ, boy na sila guys. Kasi syempre nga, nung fall, wala pa yan eh. Tsaka nung huling mga vlog ko, di ba wala pa? Wala! OMZ! Wow, saya. Akala ko, alam nyo guys, akala ko hindi mabubuhay ito. Ito yung isang klase ng hydrangea. Hydrangea. Uy, no, meron na siya. Di ba? Feeling plant dito. Pero guys, grabe, I'm so happy. Hindi, seryoso kasi, akala ko hindi siya mabubuhay. Ayan. Tapos ito. Uy, nabuhay, kasi fake yan. Tunay. Itong lavender namin, wala pa. Tapos itong daylily. Oh, diba? Ang dami, no? So, ito yung last year. Ang bilis na tumubo, promise. So, ayan. Nagubuhay na ulit siya. Itong puno, tinignan ko kapon, wala pa eh. Ito pa yung mga grass. Ang hangin, guys. Sorry. Pero, I think, ito yung mga yan eh. Hindi ko alam kung kita niya. Kita ba? Ang dilim eh. So, wala pang masyadong tumutubo sa kanya. Kamusta naman ang pugad? Wah, bawal kunin yan guys. Uy, may ano? Ano to? Kukun? Ang butterfly? Tama ba? Oh, anyway. Wala pa eh. Ay, hindi, meron na. Tingnan nyo. Hala. Ay, hindi ko lang kukita. Ang dilim ka. Ayun nga. Ay, no, may green na. Tapos ito, ang pinakapaborito ko sa lahat guys. Maliban sa hydrangea na nasa likod. Ito. Ay, nabubuhay. Ano na, oh. Oh, di ba? Nung, ano, nung winter, saka nung fall, wala yan. Lahat yan, ang halaman na yan. Magiging white or pink yata muna. Or baliktad, white tapos pink. Sobrang ganda niya, guys. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. I-document natin sa mga susunod na vlogs. Papakita ko sa inyo. Na mag-iba yung kulay niya. Promise. Kasi ito naman. Oh, di ba? Nabubuhay na sila lahat. Dito nga kasi, guys, merong fall or yung autumn wherein mamamatay lahat ng mga halaman kasi nga in preparation sa winter. Ayan, so buhay na siya. Unti-unti na silang tumutubo. Kita nyo naman. Anyway, so yun lang naman. Diba? So, apangan ng mga susunod na kabanata. Wow. Puno nga ng kapitbahay. Meron, no. Nauna, I don't know anong klaseng puno yan pero meron na. Bilis. Kasi mga puno sa harap namin wala pa eh. Siyempre yung pine tree. Yung mga pine tree na yan. Kahit sa malamig na panahon, hindi naman namamatay. Ito yung last year pa na, ano eh, halaman eh. Or yung flower niya. Tapos ayan, meron na rin. Actually, sa magaling dito mag-alaga ng hydrangea guys, kasi hindi ko alam. Kailangan ba anuhin? Kailangan ba siyang ito putulin? Parang ipuprun mo, let me know kasi hindi ko talaga alam. Hello guys, ayan, ipagpatuloy na natin yung vlog. Sabi ko nung nakaraan, ano yun? Ipapakita ko sa inyo itong nangyari dito sa or yung update dito sa puno na to. Kasi normally kapag spring, parang magpipink yata muna siya or white, tama ba? Hindi siya naging ganun, hindi ko alam. Pero last year tsaka yung last year, white muna siya and then pink or kung ano mo or vice versa. Ganyan lang siya ngayon. Hindi ko alam kung anong nangyari. Anyway, so ayan, ang bilis ng tubo ng mga halaman natin, di ba? Itong lavender, wala pa. So ang gagawin ko ngayon is, itong mga dilaw na yan, kala nyo, di ba? Ay, ang cute, flowers! Ganyan ako nung unang dito, nung unang dating ko dito, guys. Kuya, ang cute naman ng ano, mga bulaklak. Hindi siya bulaklak. Well, flowers siya, guys. Pero ano siya? Kumbaga, unwanted visitor. Unwanted visitor. So, mahirap siya tanggalin kasi meron siyang mga tinik-tinik, guys. Dati nung hindi ko alam, buti naka-gloves ako na talagang
binibunot ko lang na ganun. Tignan nyo naman. Nasugatan ako dati. Dami yung nakakabanas. Kaya ang gagawin ko, imumow ko siya. Let's go. By the way, this is the time of the year na kailangan na naman mag-mow. So yun, ito yung first mow ko of the year. Uy, yung hydrangea ko dito sa harap. Ang dami na ng bulk ng dahon niya, guys. Guys, tulungan nyo ako. Papakita ko lang sa inyo, o diba? Yung iba hindi natanggal, pero karamihan nadala naman. O yan, gaya nito. Pero itatawag ko sa hardinero ko yan, guys. Wah, para matanggal niya ng tuluyan. By the way, ang araw niya, guys, kasi spring na eh. Di pa summer. Ang araw, pero ang lamig pa din. 61 degrees Fahrenheit. I-compute nyo na lang yun. Okay, guys, update. Charan! O diba, akala nyo naman wala nang weeds, pero pinutol ko lang, nandiyan pa yung mga roots, guys. Itatawag ko sa ano, sardinero para... Ang sabi kasi nila, ang gagawin nila, ititreat nila yan, yung parang lalagyan nila ng herbicide or whatever, or ganun, para umayos. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga tanong nyo doon sa last video. So kung bago ka dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream, at gumagawa ako ng mga Boy America vlogs. Kaya kung hindi ka man nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell. Ganun yung energy. Click nyo na yung notification bell para updated ka kapag meron tayong bagong upload. Dahil 2 weeks na ako walang vlog, guys. Sa mga bago dito, welcome. So maglaro tayo, bigla ko lang naisip. As in ngayon lang talaga, ganyan. Kailangan yung energy, kailangan yung energy mataas. Maski pagod na ako today, guys. Pansin nyo, kakaiba ang aking background for today's video. Wala ako sa bahay kasi pinalayas ako, ni joke lang. So sa makakahula ko, nasaan ako? Oh, ito, alam nyo naman kung nasaan state ako, diba? So kung hindi nyo alam, panoorin yung mga previous vlogs ko. Yan. Sa makakahula ko, nasa ang city and state ako. Hindi lang state, kasi alam nyo kung nasaan ako eh. Sa makakahula ko, nasa ang city and state ako, bibigyan natin ng 1,000 Wayamaro feeling. Pang ano lang, pang icebreaker lang. Pero seryoso, sa makakahula nito kung nasa ang city and state ako, meron kang 1 kyaw. Meron kang 1,000 pesos sesoses. Yan. Hindi kasali dito yung mga kapamilya ko at mga tropa ko. Alam nyo kung nasaan ako. Well, actually, hindi nga nila alam kung nasaan ako. Ayan, hulaan nyo na. Sagutin na natin yung mga comments sa doon sa last video. Babilis lang, mag-glock 9 mode tayo kasi magagalit ang aking editor. Tapos pagpasensyaan nyo ang aking damit, guys, kasi wala akong dalang damit dito. Puro pang bahay lang. Nadala ko pa yung perlas ng aking silanganan. So ganyan, game. Ashinichi Vlogs. Tinanggal na nila ang x-ray sa main entrance ng Naiya. Ay, talaga ba? Okay, thanks for reminding. Wala na palang x-ray dun, guys, sa entrance. John Iman Espinas. Sir, ano po ba magiging insiste ko dyan if pupunta ako dyan kasi may auntie is balak niya ako papuntahin dyan or balak niya ako ipetition dyan? Ano po ba, may requirements din ba dun or kahit tourist visa na lang need ko? First of all, I'm not sure and I think hindi pwedeng ipetition ng auntie or ng uncle ang pamangkin. Correct me if I'm wrong, pero alam ko hindi siya pwede. Kung gusto mo naman mag-visit dito, syempre pwede ka mag-apply ng tourist visa. So yun yung pinaka, I think that's the fastest way for you to visit here. Syempre, I mean, yun naman talaga, tourist visa. George Marino, sa Illinois din kami, boss Vince, dito lang kami, Lake County. Uy, talaga ba, Sir George Marino? Baka naman ano, pwede ka magpa-barbecue dyan sa backyard. Wah, healing. Sagot ko na alam. Ano ba? Joke lang. And by the way, Sir George Marino, eh, nakita ko yung message mo sa messenger. Wait lang, sasagutin ko after this. Veronica Agura, idol, magkano binabayad mo sa nag-i-edit ng video mo mula nang nagsimula ka? Plan ko kasi mag-vlog din pagdating dyan for medical na ako. So ganito na lang, Veronica Agura. Ako mag-i-edit ng vlog mo, tapos para may pambayad ako doon sa editor ko. Wala ka akong time eh. Hindi, mura lang yung binabayad ko kasi konti lang naman viewers ko dito. Siguro kapag millions na yung or pag 100,000 na yung ano ko, yung subscriber ko, syempre mamahalan ko na yung bayad ko dito sa editor ko. Christy Perillo, hi po sir, new subscriber po here. Hello. Dito po ako work sa Israel, caregiver po. Open po ang cross country dito, lalo na sa UK, Canada and US. Dati po Canada yung dream ko, pero mahirap po ang pag-apply dito po. Ah, dito pa Canada, kaya ang US ang pinakamadali.
madaling pathway. Ano po ang pananaw nyo, sir, po? Maganda, US or Canada? Lalo na po, para sa family, I think kahit saan naman eh, either US or Canada. Okay, kasi meron ako mga tropa sa Canada, parang nag-enjoy naman sila. And marami rin akong tropa dito, alam nyo naman, sa US, nag-enjoy din nila. Ewan ko, basta either, kahit saan ka mapunta, yun na lang, to simply put. Simply put, kahit saan ka mapunta, either US or Canada, you're in good hands. So idadagdag ko lang, Christy, ano? In terms of yun nga, healthcare, okay naman sa US, okay din sa Canada. In terms of yun nga, well, cost of living, depende siguro kung nasaan lugar ka ng Canada. Kasi wala naman ako talaga idea about Canada. Pero nakikita ko yung mga iba kong kilala, mukhang okay naman sila. Either mapunta ka ng Canada, mapunta ka ng US, okay pa din. Tapos ito pa pala ang kagandaan, alam nyo kunyari, kasi gaya nyan, naoperahan ako dati. Wala akong binayaran, guys. Ilang beses ko na inulit to sa mga previous vlogs ko. Dati sa Pilipinas, hindi ka ooperahan kasi kung wala kang pera, hindi ka ooperahan. Well, hindi ko alam pala kung hindi ko nilalata, pero lahat ng experience ko, kailangan meron kang pera para magawa nila yung treatment or surgery, ganyan. Dito, after 1 year, dumating yung bill ko. Seryoso, guys. 1 year na yung nakalipas, nakalimutan ko na nga na may utang pala ako sa bangko. Kasi dito, hindi naman nila kayo agad isisingil. Sisingilin. I-check pa nila sa insurance nyo. Yun nga, HMO sa Pilipinas. I-check pa nila kung magkano yung dapat yung bayaran, magkano yung isusolder na insurance. Yung sa akin, after 1 year bago dumating. Yun yung kagandahan dito. Hindi ka nila i-judge ko lang pambayad. Talagang gagamutin ka muna nila. Which is very important. Diba? That's something to consider. Bandang PX to Eats. Boss Vids, totoo naman. Pag nagpunta ka New York, parang nakita mo Divisoria. Pwede na sa Batam Quiapo. Uy, grabe, hindi naman. Well, pwede. Medyo nung pumunta kami nung New York, may pagka-crowded nga talaga. Merong homeless doon na hinap ng habon. Ito sa amin, sa Chicago, parang medyo kalmado. So, ayun. Chicago Bulls. John Tangog. Ang ganda, brada. Thank you, brada. Arnold Booker. Ha, ha, ha. Libre lang pala eh, no problem. Hindi naman ako maselan kahit ano goods na yan sa akin. Thanks in advance. Joke, I'll let you know once we get there and pagpasyal kami ng Illinois, baka sakali din may pa-house tour on-site ka. Siyempre naman, sabihan mo lang ako, idol. Siyempre, idol. Tay, pahingi naman ng ano dyan, ng ano tawag dito, pa-souvenir. Stay safe, bro, and God bless you too. See you soon. Ashinichi Vlogs ulit. Nanonood. Ang hirap mag-Tagalog, guys. Ano? Nanonood pa din naman ako ng vlog mo, Sir Vince. Hello from Memphis, Tennessee. Uy, taga Memphis, Tennessee ka pala. Hindi pa ako nakapunta dyan. Pero, uy, parang... Ay, hindi. Sa mga nagpa-follow sa akin sa Instagram, makikita nyo yung mga stories ko. Meron akong... Naalala ko lang yung Memphis. Anyway, wala lang. Just Chew It. Hello, Sir Vince. Malapit na kami mag-NCLEX this June. Kaso, retrogression ngayon. Mukhang matatagalan American dream namin. Ingat ka dyan always. Just Chew It. Huwag ka mag-alala kasi nung kami, nasa Pilipinas pa lang kami, nag-aantay kami nun. Yun nga, yung retrogression na ganyan. Ilang beses nag-retrogress yung date. Alam mo yun, di ba? Dalawang box yun. Ganyan. Ilang beses nag-retro yun. So kami din, alam namin yung feeling na ganyan. Sabi namin, ala, ang tagal natin makakalis. Tapos nag-retro pa, so lalo pang matatagalan. Ang kagandahan niyan, every month naman niya nag-update, di ba? So yung visa bulletin na yun, nabigla ko naisip. Monthly nag-update yung visa bulletin. So huwag ka mag-alala kasi based sa mga kakilala namin na nakarating na dito after namin and sa mga paparating pa lang, compared to before, nung time namin na at yung bago pa sa amin, ang tagal talaga, pero ngayon mas mabilis na siya. Ano bang priority date mo? Baka naman priority date mo bago lang. So alam ko excited ka, pero abang-abang din. On a lighter note, darating ka rin dito, huwag ka mag-alala. Batang PX to Eats ulit. Panalo, yayamanin Boss Beans. Hi, idol. Uy, hindi, grabe naman. Pero sana magdila ang angel kapag ako yung mama talaga. Wala lang. Eh, di mayaman. Friends, Jello Valladolid. Hello, Vince. Thank you sa pagsagot sa tanong ko. By the way, retrogression na naman ng EB3. Kasasabi lang din mo. Grabe nga. Nagre-retrogress pala ulit today. By the way, retrogression na naman ng EB3 category or skilled worker visa. Ang dami na namang mga nurses and other skilled workers ang kinakabaan. Gaya na sinabi ko, kami kabado rin kami dati. Pero darating din sila dito. Sana hindi magtagal. Tanong ko lang if inabutan din ba kayo naman ng wife mo na retrogression. Thank you and keep on inspiring. So yun, gaya ng sinabi ko kanina, kay Just Chew It. Ilang beses namin na-experience yung retrogression dati. Talagang nakaka-anxious yung ganong feeling, di ba? Monthly, excited ka lumabas or kinakabahan kapag every time lalabas yung visa bulletin. Again, it's a matter of waiting lang talaga. Kasi andun na yun eh, tumatakbo na yun. Aantayin nyo na lang yung parang pinaka-interview date nyo. Or yun nga, medical. Pero pag nandun na yun, dire-diretso na yun. Again, palagi kong sinasabi, enjoy nyo na lang muna yung mga stay dyan sa Pilipinas or kung nasa mga ibang bansa while waiting for the interview date or yung next step man ng
ng application or ng petition kasi kapag na-lodge na or kapag nandun na yung petition nyo, tumatakbo naman din yun eh. May retrogression niya pero saan papapunta yun, diba? Dun din, which is yung immigration pagpunta dito. Jandel Di Mayuga, ang sulit ng contrasting color ng bahay niyo po, Kuya Vince. Oy, salamat naman, Jandel Di Mayuga. Si Command, by the way, ano tawag dito, disclaimer. Si Commander lahat nag ano nun, interior, ganyan. Ano lang ako lang yung tagabuhat. Kasi hindi ako magaling sa mga art guys, hindi ako maarte. Ako lang kapag kailangan niya, i-move mo yan sa ano, ganyan. O sige, ako naman si buhat. Tapos ang taga ano lang ako, taga comment lang ako. Hindi, maganda na yan. Pero si Commander talaga yung interior designer. Interior designer, kulay ng bahay namin, lahat ng mga ano. Siya talaga yun, idea niya lahat yun. Ako lang yung taga agree at disagree. Yun lang. At taga-buhat, yun talaga yung role ko doon, guys. Simple but enticing. More blessings to come po, papo. At keep inspiring us, Kuya Vince, as always. Walang as always. Ako lang nagsabi nun. Kaya ako nandito, guys, talagang nagbo-vlog ako to inspire people. Kasi dati talaga nanonood lang din ako ng vlogs na iba. Tapos inisip ko, andito na ako. So, I'm just paying it forward. Sinishare ko yung knowledge ko. Kung may knowledge man. Wala palang knowledge. Hindi, sinishare ko lang yung na-experience ko, yung journey ko. Nakita nyo naman sa mga naka-follow dito talaga sa vlog, naka-subscribe dito sa channel na to. Nakita nyo, sa Pilipinas pa lang ako nakatera, nag-vlog na ako hanggang sa nandito na ako sa kinauupuan ko ngayon, guys. So, tuloy-tuloy lang tayo. Ayun, Godspeed. Thank you so much, Jandel Di Mayuga. And that's it for today, guys. Thank you so much for watching. And kung mahulaan nyo kung nasa ang city and state ako, walang kagamit-gamit, di ba? So, 1 week ako dito. I'm working. So, ayan. Work from home ako for 1 week. Hulaan nyo, meron kayo 1,000 pesos. SSS! Ganyan, kala mo laki. Hindi, malaki yun. Maraming madadali. Pangkain na din. Ganyan, panload. So, wala lang. Pang icebreaker lang. Pang katuwaan lang. Kung may makakahula. Kung wala makakahula, edi akin yung 1,000. Buwan. So, thank you so much for watching. If you haven't yet, please click the subscribe button. And to notification bell, nag-upload ako every Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. And if you wanna connect with me, guys, please follow me on Instagram, Twitter, TikTok, kahit saan, follow nyo lahat yan. And that's it. Thank you so much. And if you have any questions about Buhay America or kahit ano, comment down below, sasagutin natin sa next video. And yun, see you on the next vlog.